Bakit ang tagal mo akong pinaghintay, Obet? Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko para magawa akong lahat ng to. Now, you better tell me kung saan ang shipment ni Darius. Sabihin mo sa akin, Obet. Bakit ang shipment pa ang kailangan pagdiskitaan niyo? Pwede na lang sakutan ni Darius. Alam ko naman po kung saan yun eh. Pero yung shipment na sinasabi niyo. Wala po akong alam dyan. Alam kong kinontak ka ng utol mo. Kaya sigurado akong alam mo ang sinasabi ko, Obet. Di ba? Chief. Chief. Kuya kong may hawak sa operasyon na yun. Ayoko siya madamay dito. Kung yan lang ang inaalala mo, walang problema. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon na akong bahala sa utol mo? Hindi siya magagalusan. Chief, kung... Chief, kung pwedeng pagtinulungan ko po kayo pagkatapos na nito lahat, makabiswelto na rin siya. Mahirap na maabiswelto ang kaso ni Tonyo. So, hindi ko yun mapapangako sa'yo. Ang mapapangako ko sa'yo, ang kaligtasan niya. Chief, paano kung... Para kung sasabihin ko sa inyo, kilala ko ang totoong background ni Darius. Kung sino ang pinakamayhawak sa operasyon. At sasabihin ko lang po yun sa inyo, pag masisiguro ko na gagawin niyo po lahat ng kailangan ko. Sige. Pwede kong areglohin yun. Pero, hindi ako mangangako. Tsaka sa ngayon, hindi pa kita pinagkakatiwalaan, Obet. Kunin yung number ko, sir. Tawagan niyo po ako pag maayos siya po lahat ng kondisyon ko. Ilang araw na lang, babagsak sa isang pier sa Manila yung droga na pinuslit nila. Huwag po kayong tatagal. Baka date po natin sila mahuli. Kung paano kung niloko mo, ha? Sir, maraming... Paano? Sir, maraming mawawala sa akin pag niloko kita. Tsaka pareho po tayo ng gusto, di ba? Mahuli lang natin sila. Sige. Akin ang numero mo. At antayin mo yung tawag ko. Huwag na huwag tong makakalabas, kahit kanino. Lalong-lalo na sa mga anak ko. Maliwanag. Good boy.